Yes, mga kapwa ng Iranians, katatapos nga lamang po ng award bilang Best Actress of All Time ng The World Council ang naigaw sa nag-iisang superstar. Ito't mayroon na namang isa mula sa tamas na gaganapin sa July 30 ng Metropolitan Theater, at ito ay ang award bilang natatanging alagad ng sining para sa nag-iisang superstar, Miss Nora Honor. Opo, back to back na naman ang natanggap na award ng nag-iisang superstar, na talaga namang ang kanyang mga pelikulang hindi malilimutan at tumatak na sa puso ng mga mamamayang Pilipino ay talagang pamanana ng lahi at kinikilala ng mga taong marunong mag-appreciate ang highest form of art at excellent prowess acting ng nag-iisang superstar. Samantalang si Lydia De Vega Mercado, na kinilala natin bilang Asia's fastest woman at ang kauna-unahang atletang nagbigay ng gold medal sa Philippines ng panahong uhaw na uhaw ang Pilipinas sa ganitong uri ng karangalan, ay nagkaroon ng malubhang karamdaman at ngayon nga ay kalat na ito sa industriya at nanghihingi siya ng suporta, at higit sa lahat ay ang panalangin ang naturang mabait na atleta ay talaga naman pong nagbigay ng karangalan sa ating bansa. At sa larangan naman ng pelikula, ito na po yata ang pelikulang unang-unang masusubukang ipalabas sa lahat ng mga sinehan ngayong taon, ang Made in Malacañang. Ito po ay istorya. Ayon na rin sa mga kanilang palabas sa press releases ay ang 72 hours bago mapatalsik ang pamilyang Marcos noong 1986, tatlong huling araw, Made in Malacañang na sila sa loob ng palasyo ang nakakaalam na tunay na nangyari kasama ang mga kasambahay. Excited po ang lahat, lalo na ang mga bumoto at hanggang ngayon loyalist ng Marcos family.